Hello guys! Welcome to my vlog. It's day 2 ng aking OMA journey. So, okay pa naman ako. Buhay pa naman ako guys. And nakakangiti pa ako. Ayan guys, so far, okay naman siya sa akin. Hindi naman ako nagutom kagabi. Kala ko, magugutom ako kagabi. Sabi ko, pag nagutom ako, bahala na. Ayan, hindi ko pa naman na-upload yung ano kahapon. So, okay lang. Pwede kong umatras. So, hindi naman ako nagutom until kaninang umaga. Pag-gising ko, inintay kong magutom ako. Ayan, sabi ng tiyan ko, hey, kumain ka na, parang ganun. But, hindi naman, so nag-coffee lang ako, then inom ng tubig. Tapos ngayon, ayan, magla-lunch na ako kasama na yung breakfast. So brunch na to, breakfast, lunch na yung aking kakainin. So naka 19 hours na yata ako. Ayan, nalagay ko na dyan. Kahapon hindi ko nalagay kahapon, nakalimutan ko. So, 17 hours yata kahapon. So, naka 19 hours na tayo guys. So, guys yan, kakain na tayo. So, tingnan natin kung nakailang hours na tayo ng fasting. So, yan. Asan na yung aking tracker? Yan, naka 19 hours and 32 minutes na tayong naka-fasting. So, ayan, 19 hours. So, 16.8 lang. Dapat 16 hours lang. Pero, sumobra. Kasi, hindi pa naman ako nagugutom. Ayan. Kainin ko ngayon. I'm not sure. Kasi, ano siya, pumpkin siya. Kalabasa. So, 16.8. Pero, yung 16.8, yung 8 hours na yon, hindi ko na yon kinukonsume lahat ng kain ng kain, hindi na. Kasi nga, 1 meal a day lang ako. So, after ko kumain, mga 2 hours, ganyan. After ko kumain ng aking pagkain, nag-start na ulit akong mag-fasting. So, puro ano na, liquid na yung aking iti-take na coffee, tea, water, yan, pwede yan ma'am. Huwag muna mga soda, guys. Iwas muna tayo sa mga sugar. So, yan guys. Kain na tayo guys. Ito yung aking pagkain. Pagkasarap-sarap. O, yan guys. Yung aking pagkain. Ayan. Meron tayong galunggong. Nakabili ako ng galunggong kahapon. Ayan. 6 na piraso yata siya. Ayan. Tapos, 2 boiled egg. Para yung ating protein. Tapos, ayan nga. Hindi ako sigurado yan sa ating pumpkin. Ating kalabasa. Ayan, nilagyan ko siya ng ano, ng coconut milk. Meron siyang gata. Ayan, tapos, itong aking ano, nasa 180 grams siya, yung aking isda. And then, may 2 kong boiled egg. And then, kakain ako later pa ng, after that, kakain ako ng isang saging. And then, water. Ayan, water lang muna tayo. So, kain na tayo, guys. And guys, kakain na ako. Kain tayo guys. Yung pumpkin dito kapag ka niluluto mostly kasi maliliit yung pumpkin dito, parang ano lang siya, parang suha yung sa Pinas. Maliliit siya. Hindi na namin tinatanggal yung skin niya. Ganyan na siya nalulutuin namin. Maliliit siya. Kain na tayo guys. Nilagyan ko siya ng sili para meron siyang ano, meron siyang anghang. Hindi pa naman ako totally gutom, pero habi ko kakain na ako kasi pupunta pa ako ng market mamaya. Maggo-grocery ako. Ayan. Tanggal natin yung CD. Sarap yung pumpkin. Lagyan ko siya ng coconut milk. Lipat tayo dun guys. Nahirapan ako kumain. Magtitinig ako. Wala akong lamesa. And guys, pasensya na kayong late kasi talaga ng kwarto ko. Late lang tong aking room. Ang sarap ng kalabasa. Nakabila ko ng galunggong guys. Ayan. Prinito ko siya. Sinama ko na rin siya.
Yan, anim na peraso yata tong ano, itong isda. Ano lang siya, binili ko siya dun sa, ano, wet market. $10 lang siya. Egg. Nga pala guys, napanood ko si Doktora Josephine. Kalimutan ko apelyido niya. Yan, lalagay ko na lang dyan. Sa Facebook. Yan, i-follow niyo siya. Maganda yung kanya, ano, doktor siya. OMAD din siya. 1 meal a day lang siya. Marami siyang mga sinasabi. Marami siyang mga, ano, marami ka mapupulot na aral sa kanya. Para maiwasan yung diabetes. Yan, para kasi tayo nagkakaedad tayo. So, ngayon wala pa tayong nararamdaman, pero later on, yan, diyan natin maramdaman. Yan. Hindi namin, hindi ko sinasabi na mag-OMAD din kayo, guys. Kung wala kayong nararamdaman, sabi nga ni doktora, kung wala kayong nararamdaman dyan sa ginagawa nyo, yan, sa inyong paano ba to? Parang, the way kung paano kayo kumain, eh, okay lang. Yan, it's up to you guys kung paano nyo alagaan yung inyong health. Panoorin nyo siya guys, marami kayong matututunan doon about sa mga diabetes, inflammation. Yan, marami siyang mga sinishare doon. Pinapanood ko siya, nakapalo nga ako sa kanya sa Facebook. Sabi niya, wag tayong matakot. Kasi yung ibang nagda-diet, di ba guys? Takot silang kumain ng mga taba, ng mga fats, galing sa karne. Pero sabi ni doktora, ayun daw, good fats daw yon. Yung mga taba ng karne, yun. Good fats daw yon. So, maganda siyang source ng fats kasi kailangan din naman natin ang fats sa ating katawan. Tapos, before kasi, nagda-diet ako, yung, talagang tinanggal ko nga yung, and guys, naputol, ayan, tinanggal ko nga yung rice, diba? Ayan, nag-lose weight naman ako noon. Pero, ngayon, siguro kasi nagkakaedad na, tumatanda na, medyo nahihirapan na tayong mag-diet. So, yung dati kasi, wala akong rice, hindi na ako nagra-rice noon. Pero ngayon, yung ginagawa ko yon, hindi wala nga akong rice, pero lagi akong gutom. Parang hindi satisfied yung tiyan ko sa kinakain ko. Ayan, kasi pakonti-konti yung kinakain ko. Ayoko kumain ng marami kasi ayokong bumalik dun sa dati ko na katawan, ayokong tumaba. Ayan, yung sabi nga ni doktora, wag natin parusahan yung sarili natin sa pagda-diet. Yan. Yung iba, yung may napanood pa ako, sabi, pwede mong kainin yung mga gusto mong kainin in a moderation. Yan. Kailangan ng disiplina. So, ngayon, itong ginagawa ko na to, okay naman siya, yung nga sinabi ko. Okay siya, hindi ako nagugutom. Tapos, satisfied yung tiyan ko dun sa kinain ko. Siguro nga, okay yung kumain ka ng maraming protein. Mas malakas ka. Tapos yung tiyan mo, hindi siya nakakaisip na, oh, hey, gutom na ako, ganito, kumain ka na, parang ganun. Kasi the more na, sabi nga nila, the more na tinitipid mo yung sarili mo, yung pinapahirapan mo yung sarili mo, na kumain ng kumain, the more na, konti lang yung binibigay natin na pagkain sa katawan natin, the more na nagkikrave tayo sa kung ano-anong mga pagkain. Kahit na mga hindi healthy, mga ganon, the more na magkikrave tayo. The more nakakain tayo ng marami. Ito, pagkakumain ka ng, ito nga, OMAD, 1 meal a day, pero healthy yung kakainin mo,
tapos full na talaga masasatisfy yung chan mo, ayun, hindi ka magugutom, guys. So far, pero hindi ko alam kung kakayanin ko siya ng 1 week or ano, basta tuloy-tuloy lang. Ayan. Ganda itlog. Ayan, guys. Kakain muna ako ng bonga-bonga, guys. Ha. Tapos balikan ko kayo after. Kasi, kailangan ko mandaliin ito, guys. Kasi punta pa ako ng market. See you later. Ayan, guys. So, tapos na akong kumain, guys. Ayan. Naubos ko siya. Ayan. Kumain na rin ako ng saging, guys. Tapos na akong kumain. Ayan. Yung pinagkainan ko. Ayan, guys, naubos ko siya ng bonggang-bongga. Ayan, guys, busog na tayo, guys. Ayan, after mga 30 minutes, ayan, start na naman ako mag-fasting. So, guys, see you again tomorrow for my third day of my OMAD journey. So, samahan niyo ulit ako bukas, guys. So, once again, this is Pina HK, Pina HK channel. Ayan, kung di pa kayo nakasubscribe, ayan, baka naman, guys, subscribe nyo ako and hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mabagong upload. Ayan. Pag nag-success ako dito, guys, ayan, share ko sa inyo yung mga ginawa ko para sabay-sabay tayong maging healthy. So, that's it, guys, for today's vlog. Bye-bye na, guys. Ayan, see you tomorrow on my third day of my OMAD journey. Bye! Have a good day and God bless us all. Bye-bye!